Hello po sa inyo mga kajansky, kumusta po kayo? At kayong araw na ito ay meron naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pa maka-attract ng mga good luck na yan sa saping yaman man o pananalapi. So narito lamang po ang ating kakailangan sa araw na ito. Ang imamanifest natin, of course, kung tayo po ay syempre mahiling manaya ng loto. Bakit po ito yung ating sinisentro? Ito po yung ating topic for today dahil alam naman po natin, marami po talaga sa ating mga kababayan ang talagang nagre-rely sa pagtaya ng loto dahil instant millionaire nga naman na kapag ikaw ay na-hits mo yung jackpot dito. Pero paalala lamang po ay hindi ko po kayo ini-encourage na kayo po ay talagang malulong dito. So kinakailangan dapat ito po ay libangan lamang po na kung saan meron po tayong mga extra money lamang po, okay? So ito po ay napakasimple lamang. So kinakailangan meron po kayong 100%ng pagtitiwala. Meron po kayong trust, believe and faith, okay? Sa bagay na ito na kung saan ito po ay magdadala sa inyo ng swerte. Dahil kung ikaw lang man po ay naku-curious na kung ito ba ay makapagbibigay sa inyo ng swerte at kung ikaw ay merong pagkaalinlangan, ay huwag mo na lang po itong ituloy dahil masasayang lamang ang inyong oras at hindi lamang po ito pipisa sa inyo para lamang po ito sa mataong naniniwala rito, alright? So ready na po ang ating kakailanganin ngayong araw na ito. Okay, ay maghanda lamang po tayo ng ating mga bowl na kung saan lalagyan po natin ng sangkap, tubig. Okay, lagyan na po natin ito ng tubig yung ating mga bowl. At kailangan din natin dito mga kajansky yung ating money oil. Money oil na kung saan kapag nagmanifest po tayo ng pera, okay, mas mainam po ito dahil ito po ay nag-a-attract po talaga sa mga usaping pananalapi. And of course, hindi mawawala yan yung ating dahon ng laurel. Dahil isa rin ito sa pinakamabisa sa pag-attract. Ito po ay isang magical herbs na kung saan marami na po itong gamit. Ito po ay subok na sa pag-attract ng mga swerte na yan. Okay? So ang gagawin lamang natin mga kajansky, pwede natin itong gawin bago po tayo matulog. Dahil ito po yung pinaka-perfect timing sa paggawa ng anumang ritual dahil napaka-quiet po ng paligid at mas madali po marinig ni universe ang anuman po ang ating kahilingan. So magpumesto lamang po tayo sa parte ng ating pamamahay na kung saan tayo po ay komportable, pwede po tayong magnilay-nilay, wala pong mga distraction. So make sure na naka-opo ang inyong mga television, ang inyong mga radyo, naka-silent po ang inyong mga phone dahil dapat po dito ay tayo po ay makapag-concentrate at tayo po ay makapag-focus. So ang gagawin lamang po natin dito ay sa ating dahon ng laurel ay isulat niyo lamang po ang inyong mga full name. Full name meaning na buong pangalan po ninyo, hindi po pwede yung nickname lamang po. And then second ay isulat niyo po ang inyong mga bank number na kung saan dito po na magkakaroon po kayo ng mga blessings or mga magandang balita in the next day na masyashock po tayo, di ba? Manonotify tayo na meron pong pera na dumating na hindi po natin inaasahan, mga windfall mga kajansky. And isulat niyo rin po ang inyong mga contact number after ng inyong mga bank number, okay? At sa ibaba nito ay isulat lamang po natin, ako ay magkakapera or maraming pera ang darating. Pagkasyahin nyo lamang po yan mga kajansky. So ayan na po at sa likod nito ay isulat po natin kung ano po yung pinaka maswerteng numero natin, auspicious number, okay? So ilagay po natin ang triple number 8 dahil isa po itong napaka-auspicious number, isa po itong infinity number na kung saan ito po ay nakaka-attract kapag sunat po natin ito sa dahon ng laurel. So ang dalawang ito ay mas magiging powerful sa pag-attract ng mga swerte na yan. Dahil ang number 8 po ay dalawang bilog na magkakadikit na kung saan sa hugis simetriko nito mga kajansky, ito po ay maswerte dahil ang bilog ay sumisimbolo po ng eternity. Kumbaga yung bilog po ay pag pumasok sa iyo ang swerte ay hindi na po ito makakalabas. Didikit na po ito sa inyo kailanman at hindi na po ito maaagaw nino man. Alright? So, isulat lamang natin ang triple number 8 sa likod ng inyong mga dahon ng laurel. Sumunod po riyan mga kajansky sa ating bowl na may tubig ay patakan lamang po natin ito ng 3 drops of money oil at atin pong itong i-mix gamit po yung ating mga hintuturo o yung ating mga index finger. So kung saan po ang inyong mga dominant hands, meaning po kung ano po yung lagi niyong ginagamit kung kayo po ba ay right-handed or kayo po ay left-handed. So i-mix nyo lamang po yan gamit po ang inyong mga index finger. At kapag na
mix na po itong mga kajansky ay iluglog na po natin doon yung ating dahon ng laurel. At ito po ay pwede na po natin itong dasalan para masalo pang ma-activate ang energy nito. So syempre, kung kayo po ay Katoliko, isang ama namin at isang sumasampalataya ako. Pero kung hindi naman po iba ang inyong relihiyon ay wala pong problema, pwede nyo pong sambitin ang inyong mga sariling dasal. Kahit ano pong lingwahe, ay pwede po, basta ang importante naman dito ay tayo po ay taus-puso sa anumang mga ritual na ating ginagawa, sa ating hinihiling, okay? Kay universe. Then after nito ay sambitin na po natin yung ating mga intention. Yung intention po natin, halimbawa po ikaw po ay magkakapera, of course, isinot po natin yan sa dahon ng laurel. So kung gusto nyo po na yung way or paraan na gusto nyo po magkapera, okay, ito po sa pagtaya ng loto. Dahil ito po ang inyong mga libangan, diba? So yan po yung ating i-manifest na kung saan iparating natin kay universe na ito pong ating pagtaya ng loto na inyong mga numero. Sambitin nyo po ang inyong mga numero na ito po ay magdadala. Ito po ay yung magiging daan. Kayo po ay yayaman. Dahil deserve ko po ito, universe. Dahil pag ako po ay nagkapera, ibabahagi ko po ito sa mga taong nangangailangan, sa mga mahal ko sa buhay. So pagkatapos po natin sambitin ang inyong mga intensyon, ay sambitin lamang po natin ang katagang, "Thank you, universe. Now I'm ready to receive the blessings." Kiniklaim na po natin, ini-affirm na po natin ang lahat ng swerteng darating sa atin. At pagkatapos ay ilagay lamang po natin ito or ipersonal ninyo ito sa inyong mga altar, sa tabi ng inyong mga kama. Ilagay nyo lamang po ito doon at hayaan nyo lamang po ito buong magdamag at kayo po ay matulog na. So kinabukasan, first thing in the morning, mga kajansky. So ito po ay pasikatan mo muna natin sa sikat ng araw para ito po ay mas lalong ma-activate ang energy nito kahit ilang minuto lamang po. And pagkatapos, ang gagawin natin ay itong ating tubig sa bowl ay i-transfer po natin ito sa ating mga, kung maliit po tayong mga spray bottle dyan, okay, i-transfer nyo lamang po yan. And itong ating dahon ng laurel ay hayaan nyo lamang po itong matuyot, okay, huwag nyo po itong punasan or hipan ng hangin sa pamamagitan po ng inyong mga bibig. Hayaan nyo lamang po siyang matuyo at kapag kung pwede po, pasikatan nyo po ito sa sikat ng araw muna para mas lalo po itong matuyo at ilagay po ninyo ito sa inyong mga pitaka. Ito po yung magsisilbing yung good luck, lucky charm sa inyong bawat lakad o kung kayo po ay tataya ng loto. At ito po ang ating spray, okay, yung ginawa natin. So, habang tayo po ay aalis, tataya ng loto, mag-spray lamang po kayo nito sa inyong dalawang kamay. Dahil ito po ay na-ritualan na po natin ito at dinasalan na po natin ito. So, spray nyo lamang po ito sa inyong mga kamay every time na kayo po ay tataya ng loto. So, pwede din po ito kung gusto nyo po kayo po ay naglalaro ng mga sugal. So, ayan lamang po ano mga kajansky at gawin nyo lamang po ang ritual na ito bukas sa araw ng Biyernes. Dahil isa po ito sa pinakamaswerte or makapangyarihan na araw sa paggawa po ng ritual. So, pwede nyo po itong gagawin bago po kayo matulog. Okay, mamaya kung kayo po ay 12 or 1 late na po kayo matulog, ay gawin nyo lamang po ito or pwede nyo po itong gawin sa araw ng Martes or Tuesday. So tandaan pa rin po natin na itong ritual na ito ay isang gabay at inspirasyon na lamang. Tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran, nasa atin pa rin po ang control. Gumawa pa rin po tayo ng aksyon, pagpaplanong gagawin, tayo pa rin po ay magsumikap. Dahil ito lamang po ay isang gabay at inspirasyon na makakatulong sa atin para masalo pong lumapit ang swerte. So good luck sa inyong mga kajansky, think positive. Dapat po wala po tayong negativity. So kung meron po kayong katanungan na hindi man masyadong klaro sa inyo, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming maraming salamat sa inyong mga kajansky and see you again on our next one. Keep safe everyone!